kasal ho kayo? Opo sir, kasal po kami. Han, gusto ko kasi talaga yung umamin ka talaga eh. Kasi nahirapan ako, wala na akong tulog. Kaya mong umamin, marami ng ebidensya. Tapos nagagalit ka pa. Hindi ako nagagalit, Erwin. Di ba nagmamakaawa ko sa'yo para ayusin natin to? Last chance para sa mga anak kaya ko. Kaya nga, nagmamakaawa ka sa'kin. Ikaw ba naawa ka ba sa'kin noong mga panahon na nasa South Korea ko? Nagkatrabaho ako doon. Ako sabik na sabik kitang makita araw-araw. Tapos ikaw, nagpapakasaya ka lang sa mga lalaki mo. Di ba naisip yun? Isa lang yung naging pagkakamali ko. Bakit ang dami niyo pa binibintang sa akin? Walang binibintang sa'yo, Jessica. Sabi ko sa'yo, makinig ka. Mag-usap tayong dalawa. Yung mismong lalaki mo na ang nagsasabi, umamin na sa akin yung lalaki mo, oo, pati diba, yung kaibigan mo na ka-sexmate mo. Matagal lang tapos yun. Paulit-ulit mo raw ginagawa. Ano bang reason ba't po kayo napunta rito? Gusto po kasi talaga may pag-iwalay na po talaga sa misis ko, sir. May anak po kayo? Opo, may anak po kami. Dalawa po. 5 po saka 6. Oh, hindi ka naawa dun sa dalawang bata? Naawa po kasi, sir. Pagka siya po ang kasama ko, sir, di po siya kumikilo, sir. Pinababayaan niya po yung mga bata. Gigising po siya ng tangali, maliligo ng hapon, aalis po ng gabi. Tapos madaling araw na po bumabalik. Anong trabaho niya po? Sa ngayon po wala po. Pero ngayon wala siyang trabaho, madaling araw na bumabalik? Opo. Yung sinasabi niyang madaling araw bumabalik, isang beses lang yun, nagpaalam ako sa kanya na aalis kami ng mga kaibigan ko. Sir Erwin, pinatawad mo na ba si Jessica dun sa kanya naging kasalanan? O kaya mo ba siya patawarin sa kanyang ginawa sa iyo, yes or no? Hindi ko po talaga kayang patawarin, sir. Yung mga bata, paano naman ang magiging sitwasyon? Ako po ang magpapalaki ng mga bata, sir. Gusto ko pong kunin sa kanya, sir. Pero sir, meron tayong bata sa below 7 years old sa nanay. Lalo pat kung ikaw po ay OFW, then dapat yan mapupunta sa nanay na nandito, mag-aaruga sa bata. So, talo ka rito. Gusto ko rin po malaman kung sino pa po talaga yung mga lalaki niya na hindi na po inaami, sir. Kung sino-sino pa yung dinadagdag nilang kwento. Kaya nga sinabihan ko siya eh, puntahan niya lahat ng sinasabi niya na yan. I-check niya yung CCTV, iharap niya sa akin yung mga nagsasabi sa kanya na ganyan, patunayan nila sa akin. Tapos pinipilit niyang kunin yung bahay, ibibenta raw nila. Unang-una conjugal yun at para sa mga anak namin yun. Bakit pinipilit niyang kunin? Yung kotse kinuha niya na nga eh. Ba't ka kasi na lalaki, madam? Lagi niya akong inaano, yung mga chat niya sa akin. Mag-iwalay na tayo, maghanap ka na lang ng iba dyan. Oh. Okay lang sa akin, support ang mga bata. Sinabi mo yan? Apo, sinabi ko po, sir. Pero yung mga time na yun, sir, nung nasa Korea ko, marami po talagang nagsasabi sa akin na may lalaki ang wala misis ko. Wala pa yun, Erwin. Bago pa yun. Mangyari, yung mismong asawa na ng ate niya, mismo. Okay. So, kasuhan mo na lang, sir. Opo, yun po talaga bala ko. Yaman din lang na talagang wala ng pag-asa. Opo. Then, para makabawi ka, kung meron ka matibay na ebidensya na meron siya mga lalaki ngayon, demanda natin. Opo, marami po ang ebidensya, sir. Okay. Opo, sir, text siya sa kaibigan ko. Sabi niya, nagpapahanap pa siya ng ibang ebidensya, magbabayad siya ng 10,000. Apo, sinabi ko po yun. Karapatan niya po, ma'am, maghanap ng ebidensya as many pieces of evidence as possible. Hindi, sir, ang akin lang, nagsalita na siya na maghiwalay na lang tayo, friends na lang tayo, kay malaya ka na, supportahan ko na lang kayo ng mga bata. Ngayon, paiba-iba na naman siya ng... Ma'am, kung gusto niya makipaghiwalay, wala kayong magagawa. One yun. Ma'am, pangalawa, kung gusto niya pong magkalap ng mga ebidensya para kayo po ay makasuhan niya at makulong, karapatan niya yon. Nanghingi naman ako ng patawad sa kanya. Nagmamakaawa ako na ayusin namin kahit last chance para sa mga bata. So, gusto mo siyang kasuhan? Opo, sir. Gusto po talaga siya. Nandiyan ba yung ebidensya? Ayaw niya ng broken family. Pero okay. Bakit ganun? Naku. Sir, di kasuhan mo na lang, sir, para mapabilis na tayo. Opo, okay. Ganun po talaga, sir. Eto, may mga picture pa. Opo, nasa kama po sila. Wow. Yan pong bedsheet na yan, sir. Bedsheet po ng kama po namin sa sariling bahay po hindi namin po sa Cavite. Magkamatayan man tayo, mamatay man ako ngayon, alam ng Diyos yan, hindi yan sa bahay natin. Never ako nagpapunta sa bahay natin. Bihira na nga kami umuwi. May conversation po dyan, sir, na pinapunta niya po yung lalaki. Gamitin natin itong ebidensya lahat. Opo. Maganda to, kompleto ka. Sapat na to. Kasuhan mo na. Opo, sir. Okay. Ganun po talaga, sir, gagawin sige, okay na po to. Ikay, hindi ako sinusulsulo ng mga kapatid ko. Yung mismo mga lalaki na umamin, may nangyari sa inyo, tapos mayroon pang ibang lalaki. Paulit-ulit mong ginagawa sa akin. Nandito na ako lahat-lahat, kaya pala madaling araw ka lagi umuwi. Sasabihin mo sa akin, nagpasama lang yung kaibigan mo, si Karen. Siya pala ang kakuntsaba mo. Harap kayo ni Karen. Ba't ayaw mo kasi makipag-usap ng tayong dalawa lang? Nag-usap na tayong dalawa? Bakit yung oras na sa Korea ko? Hindi ka naawa sa akin. Palagi ko sinasabi sa'yo.
nagdadamot mo yung sense na mabuo tayo. Ha? Alam mo, Ikay, ikaw ang sumira ng pamilya natin. Erwin, kaya nga ako nga magmamakaawa sa'yo para maging maayos ulit. Diba? Hindi ha? Ah, huwag tayo mag-broken family. O huwag daw mag-broken family, narinig mo? Apo, sir. Iyak, mama! Iyak! Umiyak? Oo. Bala ko nang iiwan si mama mo. Ayaw doon yung iwan mo yung nanay mo. Hindi. Una po yung love ko siya. Maraming beses na po kaming nag-usap siya. Paulit-ulit niya pong ginagawa. So ayaw mo na, buo na talagang iyong pasya. Apo. Mga ilang beses niya po ginawa na to? Marami na po sir, kasi marami na pong nagsasabi sa akin nung nasa South Korea pa lang po ako. Lagi ko po sinasabi sa kanya na wag mong gagawin sa akin yan. Kasi ayaw kong masira yung pamilya namin. Buwan-buwan po may nagsusumbong po talaga sa akin. Yung mismo mga pinsan ko na po, nakikita po siya may kasama lalaki sa SM Manila. Isang beses po sa nakita eh, yung mismong nasa picture na po to. Yung po. Yung mga ibang accusations na nila yan, sinasabi nila sa akin. Sabi ko nga po, patunayan nila. Meron pa pong Thailander sir, nagtatato po. Na-miss ko lang yun once na kalaban nila Ate Dorina. Sa tattoo event ng kapatid mong ni Mark. Kapatid ng lalaki niya. Ini-issue pa nila sa akin yun. Nakasama yung Thailander. Opo. Yung mismong lalaki rin po niya nagsabi na kasama niya yung Thailander. Pati nung ate nung lalaki niya, sinasabi po sa amin na nag-i-Skype po sila, kasama niya po yung Thailander. Pumupunta po ng Tansa Oasis po, minsan sa City of Dreams. Kasino yun? Opo. Kaya nga po gusto ko mong malaman talaga yung totoo. Sir. Sir, bakit kinakailangan mo pang malaman kung ilan ang kanyang naging lalaki, gayon buo ng pasya mo na ikaw ay magsasampan ng kaso against sir? Gusto mo lang ata saktan sarili mo. Kasi kung talagang ayaw mo na sa kanya, kahit isang beses lang siyang nanlalaki o isa lang yung lalaki niya, then go ahead, do it. Hindi mo sir, kumbaga dagdag ebidensya po yung sir eh. Ah, gusto mo makakalap ng ebidensya galing sa kanya? Opo, para pangsampan ng kaso? Opo. Bakit niya gagawin yon? Sino ba naman ang si Raulo na magsasabi sa iyo ng mga incriminating pieces of evidence para madiin mo siya? Of course, magsisinungaling to. Apo, apo sir. Yung mga kaibigan niya po, umamin na po talaga. Then kunin natin yung mga kaibigan niya bilang testigo. Apo. Okay. Umamin. Pero kung ang balak mo sir ay kumuha ng mga ebidensya galing sa kanya, apo, na alam niya gagamitin mo laban sa kanya, hindi magsasalita to. Apo, hindi po talaga magsasalita. Kung talagang desidido ka na, go ahead, sampan ang kaso. Okay. So, putulin ko na itong conversation na ito. Apo, sir. Decided okay po talaga ako. Okay, so ma'am. Sabi ko sa kanya, sige, kung gusto kong makipaghiwalay, kung talaga ayaw mo na, makakaawa ko sa kanya, ikta nga ako magpakamatay para lang, ano, mapatunayan sa kanya yung mga ano niya. Ayaw niya na. Sana huwag niya na akong alam. Alam niya, alam niya naman na wala akong sabaho. Kahit kung nasa Korea siya, nakaasala kami sa kanya. Kasi sinotoyo siya, hindi siya magpapadala. Alam niya, wala kasi akong laban sa kanya at wala akong itinututok dyan. Pinigitit nila ako para makuha yung mga anak ko. Ang sabi niya kahapon, wala raw siya pakialam. Kahit magsama na lang tayo sa isang bahay, huwag tayo magpansinan. Basta gusto ko makita na ng mga batang buo tayo. Ayoko na po talaga sir. Talagang naubos na po talaga yung yung pasensya ko. Ilang beses na po kami nag-usap. Paulit-ulit niya po. Hindi mo ko may nausap, Erwin. Hindi mo ko may nasa Korea pa lang ako. Palagi tayo nag-video call. Ito ng ate mo. Ayaw mo kong labasin. Alam mo, Ikay, ang lalo pang ikinasasama ng loob ko. Nagbabalak kayong bumuo ng anak na babae ng lalaki mo. Saan galing yung salita na gagawa sila ng anak na babae? Sa kanya po mismo, sa conversation nila nung kaibigan niya na ka-flirt niya po na lalaki rin na may nangyari din po sa kanila. Ba't wala ba sila kayong anak na babae ngayon? Ang lagi niya po sinasabi kasi sa akin, gumawa naman uli kami ng anak na babae. Okay. Ngayon sabi ko, okay lang. Eh nalaman ko na gagawa siya sa ibang lalaki, hindi sa akin. Tapos pupunta po ako ng Korea, ganun ang gagawin sa akin. Ano ako magsusuporta sa bata? Hindi ko sariling anak. Susuportahan ko pati lalaki mo. Napapakahirap ako sa Korea. Alos mamatay-matay ako sa pagkatrabaho doon. Kapapasok ako, may sakit. Pinipilit ko para may padala sa kanya, sir. Sir, I'm with you. Yung simpatiya ko po sa inyo, hindi po sa kanya. Pero kinukonsider ko rin po yung kalagayan ng mga bata. Gayunpaman, dapat manaig dito yung hustisya. Dapat makamit mo sa ginawang mga panluloko sa'yo paulit-ulit. Opo, sir. So kung desisyon mo talaga, sir, na sampan siya ng kaso, kaya mo naman siguro alagaan yung bata. Opo, kaya ko po talaga. Yung mga bata lang talaga iniisip ko, sir. Kasi wala na po siyang amor sa mga bata. Sige. Iiwan niya. So, siyempre, pag nakulong siya, sir, mapupunta sa'yo mga bata. Mga bata lang talaga, sir. Yung full custody sa'yo, hindi sa nanay niya. Okay sa'yo, Han? Okay po. Han, pasensya ka na sa mga desisyon ko, ha?
Kasi kailangan eh. Pangihinom na ako sa'yo. Umuwi ka. Alam mo kung bakit hindi kita mapatawad? Sinasabi ko sa'yo na hindi ka magbabago kahit patawarin kita. Masaya ka kasi sa ginagawa mo. Hindi ako masaya. Ito nababasa ko. Paano hindi ka masaya? Nababasa ko. Masaya ka. Kausap mo yung mga lalaki. Sabihin mo, mahal mo ako. Ayaw mo ng broken family. Pero ang tingas-tingas ng puso mo. Mga anak mo. Para sa mga anak mo na lang. Tinatanong ka ng mga bata. O kaya nang tayo umuwing Cavite. Ano isasagot ko? Nagustok mo. Ipakulong ng baba niyo. Ganun ba? Gusto mo pa yung kaya na magkaayos tayo? Iniisip mo ako, heroin. Alam mo, wala akong ibang pagkukunan. Alright, sige, ma'am. Salamat po sa pagsagot ng aming tawag sa time na binigay niyo sa amin. Thank you po. So, sir, dala-dala yung mga ebidensya niyan. Punta tayo sa korte. Isampan na po natin yan. Okay, sir? Apo, sir. Buong na po talaga yung sir. Sige, sir. Good luck po sa inyo, sir. Salamat sige po, sir. Hi Sir Rafi, nandito na po kami sa police station. Nag-file na po ako ng kaso sa aking misis na adultery. So gusto po sanang makulong po para malaman na rin po ng mga ibang nag-OFW yung mga asawa nila. Hindi po basta-basta ang pagpapakasal. Mahirap po maging OFW sa ibang bansa tapos lulukoy lang po ng asawa nila. Gusto pong mapanood po ito ng karamihan, lalo na yung mga kababayan natin nasa iba't ibang bansa. Marami po salamat, Sir Rafi, natulungan mo po ako. Nabigyan po ng aksyon ang aking demanda, mabilis na proseso. At unang-una po sa lahat, libre po, wala pong ginastos. Salamat po.